morning po. Mag-update lang ho kami sa kaso ng pagpatay kay San Miguel Police Chief Lieutenant Colonel Marlon Serna. Anong latest na po? Ang update po sa ngayon is kahapon po, nagkaroon kami ng Special Investigation Task Group na naka-SITG na po kami. Opo. Tapos, naglabas na rin po ng cartographic sketch na kumakalat ngayon sa social media regarding doon sa taong pagkakinanlan po doon. Opo. Yung sketch po, meron na bang malinaw? Wala pa pong, hindi pa po siya nababalidate ng maayos yung pagkakalinan ng tao. Pero may person of interest na po sa suspect. Opo. Nalaman na rin ho na ang dahilan kung bakit yung dalawang pulis ay hindi nakapagpaputok, ay nabaril na yung kanilang hepe? Ang dahilan po doon ay nagkaroon din po sila ng trauma, kabayan. Trauma? Kaya hindi po sila nakapagpaputok. Gawin pa. Kasi tuloy, may mga lumalabas yung haka-haka na baka daw talagang sinadyang barilin ito. Hindi daw kaso ng holdapan. Kabayan, hindi po yun. Hindi po ito. Tama yung haka-haka na yun. Ang ano po talaga is yung regarding talaga sa follow-up operation na kung saan yung robbery incident na nangyari po sa oho. San Miguel. Opo, kasi sa ulo ang tama ho eh. Ang galing naman ng holdaper, ano? Opo. Ay bakit ito ang personal driver niya ay 17 years old? Sino yun? Yung 17 years old po na minor po ay pamangkin din po nung hepe. Pamangkin niya, ginawa lang niyang driver. Opo. Ano po? So opo. Meron na tayong person of interest, mga ilan po yan? Meron na pong person of interest. Mga ilan? Sa ngayon po sir, dalawa po yung person of interest na sinusubaybayan po ng kapulisan natin. Okay. Sige po. Major, maraming salamat po sa pagkakataon at good morning. Maraming salamat din kabayan. Ingat po kayo lagi. Ingat din po kayo. Si Police Major Norhida Usman, Public Information Officer ng Bulacan Provincial Police Office. O paano? Ha? Iniwan na naman tayo.